Ayo, wag yun din kalimutan. Siyempre, wag yun din kalimutan minsan mag-exercise. Galaw-galaw yung inyong mga katawan. Baka naman, hindi nga kayo namatay sa virus, pero namatay naman kayo sa stress. Kasi panay ang lamon nyo. Hindi naman kayo nagbabanat-banat. So, sa pag may time kayo dyan sa bahay, matutunin maglundag-lundag, lumundag kayo. Attention passengers, we've now reached our destination. Hello guys! Welcome po sa Buhay Canada! What's up mga katin, welcome back to my channel Team Passes Vlogs. And for today's video guys, ayan, gawa tayo ng breakfast. Ayan, ito yung isa sa mga araw-araw kong ginagawa yun dahil naka-lockdown pa nga tayo, naka-home quarantine. So, ngayon papakita namin sa inyo yung ginagawa ko ngayon pagka-umaga. Actually, ito yung araw-araw na ginagawa ko pagkakagising ko lang umaga. Yan, magluluto ako ng breakfast. Minsan late na kaming nagigising kasi late na rin natulog, di ba? So, nanood pa kami ng gawin. Nakakatulog kami mga 2 a.m. na 1 a.m. So, ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng breakfast. Ayan yung aking chikiting nasa kwarto pa nila. Parang gising na sila, sabi ko, tatawagin ko sila pag ready na yung ating breakfast. So ayan guys, kung bago ka sa aking channel, huwag mo akong kalimutan i-subscribe, mag-comment, mag-like, at hit ang aking notification bell dyan sa baba para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. So alright guys, magluto ko ng breakfast. Ayan na, sisimula natin. Ang ating breakfast ngayon ay, ayan, meron tayong sausage, eggs, basta, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung aming breakfast for today. Ayan. So ayan, maghiwa tayo ng spinach. And kasi pag magluluto ako kasi ng ano ng
ready na yung aming breakfast. Ayan, magbe-breakfast na kami. Ito yung aking mga nilutong breakfast. Ayan, meron tayo ditong, ito yung guys yung niluto ko kanina na cauliflower fried rice. Ayan. So, wala muna kaming kanin for today. Just for today lang. Ayan, tapos meron tayo ditong scrambled egg with spinach. Ayan, strawberry, sausage. Ayan, tara, kaya na tayo ng ating breakfast. Meron tayong hot coffee. Ayan, nandito yung guys, kasama ko yung aking pamilya. Nandito si Zian. Hi, Zian. Si Enzo. Ayan, si baby Enzo, kakagising lang. And Ivo is here. Ayan mo na na. So, ano? Zian. Zian. Zian, come here. That will not be your breakfast. Zian, nandito. Ah, Zian. Wanna try that? That's hot flour. Yeah, it's cauliflower fried rice. It's that's healthy. Yeah. And do you want sausage? Oh. You want sausage? Yeah. Sausage. And guys, kain tayo. Kain. Ito ang ating scrambled egg. Yan. Ah, bless you. Bless you. Yan ang baby. Oh, nahatching na yung baby yan. Kita ba tayo dito? Ayan, kain tayo guys. Ayan, yung mga naka-lockdown dyan. Mga nasa bahay lang, di ba nakakainip? Nakakainip, pero mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Marami naman tayong pwedeng gawin sa bahay pag nasa bahay tayo, di ba? Tulungan nyo yung mga magulang nyo, magluto kayo. Tulungan nyo sa paglalaba. Kung may mga kapatid kayong mga maliit, tulungan yung alagaan yung mga kapatid nyo habang wala pa kayong trabaho. Aww. Diba? Sana matapos na tong problema natin. Sobrang bagsak na yung ating ekonomiya. Diba? Magsalita. Ako lang yung kasalita. Hi, Enzo. Wan. May naman kumain ng Enzo niyan. Nagustuhan mo yung cauliflower fried rice. Guys, sa mga ayaw diyang mag-rice na nagpapadiet, ayaw... Tumaba. Ayan. Pwede nyo i-try itong cauliflower fried rice. Set ka. Oh. Talap. Ang nakakainis lang kasi dito sa problema na to, no, sa Maynila, may mga nagrarally pa. Ano yung pinalaban nila? Hindi ko alam sa kanila. Mamasungahin. Yung manahimik na lang sila. Ayaw na lang sumunod. Matatapos din to. Pero pagkatapos nito, ang tinding laban ng ating kakaharapin, no, babawi tayo sa bumagsak yung ating bagsak lahat. Bagsak lahat. Kahit dito sa Canada, bagsak lahat. Biro mo ang presyo ng gas dito, nasa 55 cents na. Ibig sabihin, napakababa ng economy. Bagsak. Maraming walang trabaho, mga naka-laid off, tulad ko naka-laid off. So, walang income na pumapasok, kaya tipid-tipid tayo. Kaya matapos na nga to, para okay yung lahat. Tapos nga pala, dun sa mga ano dyan, sa mga frontliners, saludo ko sa inyo kasi napakatindi ng laban na nyo sa buhay, di ba? Kasi kayong humaharap sa may mga sakit. Especially dyan sa mga hospital, di ba? Talagang saludo ako sa inyo. Kasi biruin mo, hindi biro yung humarap dun sa may mga malapit sa may mga cases ng virus, di ba? So, ingat-ingat lang kayo dyan. Lalo na yung pamilya. Saludo ako sa inyo. Kasi hindi basta yung trabahong ginagawa nyo. Diba? So, ingat-ingat din kayo kasi may mga pamilya din kayo. Tapos yung mga nasa bahay naman dyan, guys, alam kong nakakainip. Ayan.
Hintay lang kasi pare-parehas naman tayo ng sasakripisyo eh. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan. Kumbaga, hindi lang ikaw. Kumbaga, ipagpasalamat mo nga at ligtas ka. Ipagpasalamat mo nga at kasama mo yung pamilya mo. Siguro ito yung time na... Yung time na minsan ano, kulang kayo sa bonding ng pamilya mo. Ah, hindi kayo makapag-bonding. So ito na yung time na makapag-bonding kayo sa iyong family, 'di ba? Kasi minsan lalo na diyan sa mga gala diyan na halos hindi na umuwi ng bahay ay late night na, hindi na nakakasama ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pamilya, yung mga sub-sub sa trabaho. So ito yung time na makasama mo yung iyong family, 'di ba? Counting tiis pa, ito matatapos din to. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, magdasal lang tayo, matatapos din tong problema ng mundo na to. Basta ano lang, sumunod lang tayo na pag sinabing wag na lang lumabas, wag nang lumabas. Kasi diba, kaya nga tayo nagkaroon ng community quarantine, actually dyan sa mga iba't ibang lugar, lalo dyan sa Pilipinas, na may mga lockdown na, totally lockdown na. Ibig sabihin nun, para maiwasan natin yung pagkalat ng virus, di ba? So, sumunod na lang tayo sa batas. Wala namang mawawala, kundi yung inip nyo lang talaga na nakakainip sa bahay. Ayan. Tapos, ayun, huwag nyo din kalimutan, siyempre, huwag nyo din kalimutan minsang mag-exercise, galaw-galaw yung inyong mga katawan. Baka naman, hindi nga kayo namatay sa virus, pero namatay naman kayo sa stroke. Kasi panay ang lamon nyo, hindi naman kayo nagbabanat-banat. So, sa pag may time kayo dyan sa bahay, matutunin maglundag-lundag, lumundag kayo, mag-push up kayo, diba? So, kailangan din ng katawan nating na, ano, yung ating katawan ay maigalaw-galaw natin, diba? Ayan. Tapos, takay sa mga, ano, huwag tayong masyadong magpuyat din, diba? Kaya kailangan nating maging malakas ang ating resistensya. Kumain tayo ng tamang pagkain, masustansyang pagkain, mga prutas. Yan, kumain tayo ng prutas, di ba? Tapos, ingat-ingat din kayo tayo pagka tayo ay mag-groceries, pagka lalabas tayo ng bahay. Dapat, pagkabalik nyo ng bahay, yung inyong ginamit na damit, idiretso nyo agad sa labahan. So, sa washing machine, labahan nyo na agad. Tapos, diretso mag-shower agad kayo kasi ganun ang ginagawa ko dito. Pagka mag-groceries ako, so, tatawagan ko yung misis ko. Sabihin ko, nandyan ako sa labas. So, siya na lang yung magbubukas ng pinto para sa akin, para hindi na ako humawak dun sa doorknob. Tapos, pagkarating ko, tagalin ko agad yung damit ko. O, di naked agad. Naked agad, tagi all the way naked. So, yung mga bata, sasabihin ko sa kanya, itago mo muna sa kwarto, dyan muna kayo sa bedroom. Tapos, diretso ako sa washroom, magka-shower agad ako, tapos labahan ko agad yung damit ko. Para sa ganun, tapos maligo agad ako, mag-alcohol, mag-sanitize. Para ano, para maiwasan natin yung pagkalat ng virus, diba? So, sa ganung simpleng paraan, makakaiwas ka. Kasi lumabas ka. Hindi mo alam yung nahawakan mo dun sa palengke o dun sa pamilihan ay meron na palang contaminated ng virus. Kasi hindi mo naman alam yung makakasalamuha mo kung may virus o wala, diba? Mas mabuti na yung nag-iingat, diba? So, ayun, konting ano lang paalaala sa ating mga kababayan na mas mabuti talaga yung nag-iingat tayo, diba? Mas mabuti yung may kaunti tayong kaalaman para sa safety ng ating pamilya, di ba? Sino ba naman ang gustong mamatay agad, di ba? Sino ba naman ang gustong mahawa ng virus na yan? So, yung sa mga nahawa ng virus, hindi naman nila kagustuhan yan, di ba? So, dahil doon, alam natin kumakalat na itong paglaganap ng virus na to, lalo na sa US, so napakarami na ng case, kahit dito sa Canada. So, para maiwasan natin, kasi ang purpose ng government kasi ay maless yung nahahawa ng virus, di ba? Kumbaga, every day, yung mahawa ng virus, hindi pataas. Kasi ang goal nila kasi ay pababa, di ba? Pababa yung mahawa. So, ayun. So, konting kalaman natin sa mga viewers natin dyan na ingat-ingat pa rin tayo. So, konting tiis lang sa mga naka-home quarantine, ingat tayo. Alagaan natin ang ating kalusugan, di ba?
So, hindi madali ang ginagawa natin, pero laban lang, huwag natin kalimutang magdasal. Tapos, kumain tayo ng tama, matulog tayo ng tama, kailangan matulog tayo ng 6 to 8 hours a day. Tapos, maisit natin mag-exercise, gawin natin. Yan, di ba? So, ayun guys, nabusog na ako sa kadadaldal. Ayan. Thank you very much ulit guys sa inyong panunood ng aming vlog. At yung aking isang anak ayaw pang mag-breakfast kasi ganyan naman yung bata. Laging makulit. Saka siya magbe-breakfast pag tapos na kaming lahat kumain. Ayan. Ayan guys, thank you very much po sa inyong panunood. At inuulit ko guys, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kong kalimutang isubscribe. At mag-comment, mag-like, at hit ang aking notification bell para lagi nga updated sa aking mga videos pa na i-upload. Kung nagustuhan mo ang video na to guys, huwag mong kalimutang i-share. At thank you very much po sa inyong panonood at bye-bye! Bye-bye guys!